Meron ako dito nga. Pling! Ito si lalaki. Ito si babae. Alam niyo ba? Matagal ko na din talagang pinapangarap. Nadupating sa buhay ko yung babaeng gusto kong makasama. Yung masasabi kong sino yung babaeng makakasama ko sa panghabong buhay. Pero sad to say talaga, sa edad kong 41, magpo-42 na ako. Hanggang ngayon, wala pa rin yung babae yun. Si Tonton, siguro mga 5 hours na nagsa-cellphone gamit yung kanyang Android. Then add siya ng ad. May hindi siya mapag-chat. Ayun. Ano yun? Beginner yun eh. Parang siyempre, kahiligan pa. Pero puyo rin ng araw, kasawa din. Pero masaya ako sa kanya dahil enjoy siya dun sa pag-chatting. And sa akin kasi, sobrang lungkot na ng buhay ko. Sobrang lungkot ng buhay ko kasi wala akong kapartner. Wala akong partner sa babae. Malungkot din talaga. And may kasi ako sa LDR. So, yung vision ng LDR, kapag nanloko ka ng tao, minsan yung iba nanloloko, pero karagdagan sa pagkatao nila yun eh. Nagiging masaya sila kapag nakakapanloko sila ng tao. So, masaya sila kapag nakapangi. Masaya sila kapag chatting-chatting, kwentuhan ng kabastusan, kwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay, and nakakasawa din. Pero ako, naging hobby ko na lang yung pagmamaraton. And doon ko na lang ibinaling yung kalungkutan ko. Kesa mag-chat ako na mag-chat, kasi gastos din talaga siya. Ang hirap naman ligawan yung may edad na, mga 38, 40, kasi pag nagkaroon na kayo ng anak, may tendency talagang magkaroon ka ng anak na abnormal eh. Kapag nasa 40 na, 30, 39, 38. Pero yun yung sa pag-aaral. Then, kailangan kilalanin may pagkatao ng babae o maging lalaki. Siyempre pera din. Ugali. So, religion. naging hilig ko nun lagi magbasa ng mga libro. Malungkot kapag solo ka sa buhay. Sobra yung lungkot. Iba yung meron kang kapartner eh. Meron kang asawa. Minsan parang gusto na hindi. Parang ayaw naman na oo. Yun lang yung naramdaman ko. And, nung dati, dumating yung time na sasabi ka ng tungkol sa naramdaman mo sa isang babae, kikwento ka, then, tapos bigyan na lang, tatamlay. So, hirap din. Tapos, hindi ka ng advice. Dumating sa point na boring na rin, boring. Pero may mga LDR na successful naman. Ang maganda lang kasi ay pagkilala mo talaga yung magiging ka-LDR mo, good yun. And trust lang kasi, trust, tiwala nyo, tsaka yung unawa. So, maraming ingredients na kailangan nyo pagsikapan talaga para tumagal yung relationship. Ang ganda niya, no? Ang ganda ng payo ni Lala La Bandera. So, nakatulong talaga siya sa mga advice na may mga broken hearted talaga sa buhay.
isa din sa mga iniidolo ko ng mga radio announcer o radio DJ talaga na nakakatulong sa mga broken hearted. And thank you so much sa pagbo-vlog kong ito. And wish ko nga makatagpo din. Yun lang, and bye-bye for now.